Shalom, Boker Tov Lekolam. That is Hebrew, which means hello. Good morning, everybody. Ngayon po ay mag-uusap ulit tayo ng tungkol po sa ating mga spiritual life. At ang topic po natin sa umagang ito ay kinuha po natin sa 1 Peter chapter 1, verse 1 to 15. At ang title po ay Our Salvation is from Eternity Past to Eternity Future. At ito po yung ang ating salvation ay simula pa nung eternity past hanggang ito sa eternity future. At sabi nga ng mga nagsasabi na hindi na po naintindihan ng new generation yung eternity. So we'll use gazillion years ago and gazillion years in the future. So gagamit po tayo ng verses sa 1 Peter. Ito po yung sulat ni Peter sa mga na-disperse na mga Christian. At in collaboration din po ito sa sinabi ni Paul na isa ding apostle doon sa Ephesians chapter 1 ng ating kaligtasan ay nagsisimula sa eternity past at hanggang eternity future ito. Ito ay plinano ng God before the foundation of the world, no? At gagamit tayo dito sa 1 Peter kasi doon po sa Ephesians ay pinakita po doon ang ating salvation ay nagsisimula sa pagplano ng God at pinakita doon yung Trinitarian na ang Diyos Ama ang nagplano ng ating kaligtasan at pumili siya kung sino sa Kanya at ibinigay niya yan as gift kay Jesus Christ as bride at si Jesus Christ ay pumunta dito sa lupa upang i-redeem yun. At the same time, mayroon din pong work ang Holy Spirit doon na binigay sa atin ang Holy Spirit of the promise as a guarantee for our salvation na secure talaga yung ating salvation. Sa umaga po ito ay titingnan natin ang perspective ni Peter sa ating kaligtasan. At ito din ay katulad din ni Paul na ginamit din niya na ito po ay we have chosen us before the foundation of the world, elected us, then hanggang doon sa dulod po na makukuha talaga natin ang salvation ng ating kaluluwa. So, yun po ang ating pag-usapan. Bakit po natin kailangan pag-usapan ito? Para maintindihan natin yung mga declarative, yung mga facts about our salvation before we'll go to the imperative, yung anong inuto sa atin. Kasi marami po sa atin na naririnig ng mga sermon na imperative, dapat tayong maging mabuti, dapat tayong sumunod sa Panginoon, dapat tayong hindi makipag gumawa ng mga adultery, hindi tayo magsisinungaling. Pero bakit? Bakit? At marami din sa atin nakaranas ng mga trials. Bakit tayo may mga trials sa mundong ito? So dapat nating malaman ang declarative portion ng ating salvation. Kung ano talaga itong salvation, ito ba ay galing sa atin o ito ay binigay na grasya sa atin ng Panginoon simula pa nung before the foundation of the world until the talagang katapusan na tayo po ay kasama na ng Panginoon, magunaw na po itong mundong ito at papalitan ng bagong heavens and earth, no? Heaven and earth. So, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 1 Peter chapter 1. At sabi nga ni Paul, faith comes by hearing and hearing by the word of God concerning Jesus Christ yan. At tayo po ay naniniwala na ang mga salita po ay dapat nating basahin galing sa Biblia kasi nandun po ang power sa mga salita, hindi po sa ating pag-i-explain itong mga salita. So, ito po yung nakasulat sa 1 Peter chapter 1, verse 1 to 16. Ito po yung ating babasahin. Greeting to the elect pilgrims. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled,
and does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Verse 6, in this you greatly rejoice, though for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen, you love. Though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully, who have prophesied of the grace that would come to you, searching what or what manner time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of Christ and the glories that would follow. To them it was revealed that, not to themselves, but to us, they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Verse 13, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance, but as he who has called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, or I am holy. Salamat muli sa ating nabasa sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, naming Ama, alam po namin, Lord, na Ikaw po, Lord, ang nagbabalak o nagsasadya, nagpaplano ng aming kaligtasan. At kami din po, Lord, ay binigyan mo na makarinig ng iyong masalita galing sa Biblia. At ganoon din po, Lord, sa aking pagpapahayag nito, Lord. I-bless mo ako sa aking pagpapahayag at sa makikinig. Buksan mo, Lord, ang spiritual mind namin upang maintindihan ang mga spiritual things na ito, Lord. Kasi sabi mo nga, di, ang aming natural mind ay hindi makakaintindi ng spiritual things unless nabubuksan mo ito, Lord. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ngayon po, igagamit tayo dito sa isang verse na si Peter po ang nagsulat. Si Peter po ay isang apostle of Jesus Christ, kasama siya sa 12 apostle. At si Pablo po ay pang 13 apostle, late siya na apostle, pero he considered himself as apostle, at sabi ng Bible, apostle siya. Ito po ay pinapakita natin dito ng ating kaligtasan ay from eternity past. Yung simula, gazillion years ago, ay ginawa na to ng Panginoon sa mga magbibilib sa Kanya. At ito po ay hindi nawawala, at ito po until the gazillion years in the future. So, katulad ng aking sinabi doon sa Ephesians chapter 1, ang sabi ni Paul dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ. No? Binigyan tayo ng heaven. Sabot, just as He chose us before the foundation of the world, that you should be holy and without blame before Him. In love, He predestined us to adoption as sons, no? In Jesus Christ to Himself, to the glory of His praise, according to the riches of His glory. So doon po ipinakita ni Pablo, ni Paul po, na ang ating salvation, He chose us before the foundation of the world. Tapos doon sa huli po ay binigay talaga yung Holy Spirit. At nakikita natin yung Trinitarian naggawain doon. Pero dito po ipapakita natin yung version ni Peter, at nakikita natin na even the Old Testament saints and the prophets and the Old Testament saints ay binigyan sila ng Spirit upang maisulat ito para sa ating benefits, no? Para sa ating benefits.
So dito po isa-isahin po natin kasi tayo po isa-isahin po natin ang mga verses sa sinulat ni Peter kasi po tayo naniniwala na ang power ng God ay nandun sa kanyang mga salita, hindi yung ating comments or anong ano natin, titingnan natin. So sabi dito, Peter, an apostle of Jesus Christ. So malinaw na malinaw na si Peter ang nagsulat nito. To the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So ito ay sinulat ni Peter sa mga Christians na na-disperse, na pilgrims, kasi tayo pilgrims tayo, naglalakbay tayo sa mundong ito, ang ating destination ay heaven. Ito ay ma-disperse, napunta sila sa iba't ibang lugar, na minention ni Peter dito, kasi po sa kapanahonan nila, nung namatay na po si Jesus Christ, ay na-persecute ang mga Christians, no? At sila po ay inuusig. Isa nga doon si Pablo, bago siya si Pablo ang umuusig, bago na convert si Pablo sa Panginoon nung kinausap siya sa doon sa road to Damascus. But isa sa mga taong umuusig kay sa mga Kristiyano noon, naniwala kay Jesus Christ. Kaya sila na-disperse sa iba't ibang lugar. Doon po sa Jerusalem, na-disperse sila. At ito po ang sabi naman ng God ay talagang mapapunta ang gospel from Jerusalem to Judea to Samaria and to the rest of the world. So malinaw na malinaw dito na ito po ay sinulat niya sa mga Kristiyano. Pero mayroon pong qualifier ang mga Kristiyano dito. Ang qualifier po ay elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of Spirit. Ibig sabihin, pinili, elect, no? Elect according to the Father. God the Father ang pumili sa atin ng mga mananampalataya according to the foreknowledge of God. Marami pong mga iba na nag-interpret dito na ito ay nakita ng God na the corridor of time, nakikita niya na ang tao po ay nagbibilib, kaya inelect niya before the foundation of the world. Ang iba, ang hindi po yan ang ano, kasi kung pumili siya dahil sa grasya niya, hindi niya dapat tingnan ang mga ginawa ng tao after ng mga sometime. Ang explanation po dito ay the basic knowledge of the definition of knowledge. Ang knowledge po ay hindi po ito parang idea or information na nakikita ng God. Ang knowledge po dito sa Hebrew po ay ladaat or lodea. Knowledge po to more on parang ang interpretation nito yung relationship, no? Kaya nga doon si intimate relationship ito. Katulad ni Adam, Adam know Eve at nabuntis si Eve. Ibig sabihin na hindi kilala ni Adam si Eve. Mayroon silang intimate relationship. Kaya yung know, K-N-O, meaning that intimate relationship. Si Mary din at saka si Joseph, nung kinausap si Mary ng angel, na ikaw ay magkakaroon ng anak, sabi ni Mary, paano yan ako magkakanak? I know none, hindi ako nag-know. Ibig sabihin, wala sa intimate relationship. Yung intimate relationship talaga na mababuntis. Sabi ni Mary, wala naman ako kilala or I know no man, no? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi niya kilala si Joseph. Wala lang silang intimate relationship ni Joseph. Sa Matthew 7, sabi ni Jesus Christ, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and thus many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, sabi ni Jesus Christ, depart from me, you who practice lawlessness. Ang no dito ay hindi ibig sabihin na hindi alam ni Jesus Christ, hindi niya wala sang information or data about these people. Alam niya kasi yung God niya, ang ibig sabihin niya dito, hindi ko kayo kilala, wala tayong intimate relationship. So, titingnan natin kung gagamitin natin yung intimate relationship dito.
sa ating elect according to the foreknowledge of God, the Father. So, before the foundation of the world, the Christians, the elect, have intimate relationship with the Father. That is the elect according to the intimate relationship of the Father. At karamihan sa predestination, ang sanctification, talagang isanctify ka for obedience. Ibig sabihin, sabi, He chose us, sabi ni Paul, He chose us before of the foundation of the world that we should be holy and without blame. He chose us in Him before the foundation that we should be holy and blame. Karamihan po ng pagpili sa atin o pag-predestine sa atin ay to be holy, maging banal tayo at sprinkling of the blood of Jesus Christ. No? Kasi ito po yung plano ng God na talagang tayo ay ma-sprinkle ng blood ni Jesus Christ. Importante po si Jesus Christ because without Jesus Christ, there is no salvation. Lahat ng ating pinag-uusapan, lahat ng inyong wisdom, lahat ng inyong kaalaman, wala yan without Jesus Christ kasi Jesus Christ is the only way of salvation. Sabi nga ni Jesus Christ, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, sabi dito, elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, nandun the Father, tapos yung Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Nandun ulit yung Trinitarian. So si Paul, Trinitarian doon sa Ephesians 1, si Peter, Trinitarian dito sa 1 Peter 1. Sabi niya dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope, to the resurrection of Christ from the dead. Pareho din to sa sinasabi ni Paul, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Jesus, in Christ Jesus. Tapos sabi, He chose us before the foundation. The God and Father is the title of our God. Because the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi when Jesus Christ reincarnated, pumunta siya dito, ang kanyang God na siniserve, no? Although Jesus Christ is God, one of the titles of God the Father is the God and Father of Jesus Christ. Kaya hindi tayo malilito dito kasi ito yung God and Father of our Jesus Christ who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of God. Nakikita natin yung begotten. Ano ibig sabihin ng begotten? Ang begotten po ay pwede yung ipinanganak pero sa ano talaga yung nagkaroon na ng plano ang God, You are my son, sabi ng sabi ni God sa kay Jesus, you are my sons, today I have begotten you. This refers again to the relationship in salvation kasi one of the components of the salvation obedience. At bakit obedience po? Because doon sa Romans 5:12 and 5:18 tayo po ay nagkaroon ng kasalanan because of the disobedience of Adam. Ngayon, kailangan mayroong mag-obey para tayo babalik doon, babalik tayo sa ating relationship. Kaya Jesus Christ, in Psalms 2, nakita na, today I have begotten you. Hindi ibig sabihin na ipinanganak si Jesus Christ kasi sabay na sabay ang Trinity, co-equal, co-eternal, and co-essence. Hindi po nauna ang God the Father kay Jesus Christ at hindi pinanganak si Jesus Christ. This refer to the relationship of Jesus Christ. Kasi obedience siya ni, kailangan may mag-obey at magpunta si Jesus Christ dito sa lupa. Kaya sinabi ni Peter, who according to His abundant mercy, to the abundant mercy of God, has begotten us again to a living hope through the resurrection of God. Nagkaroon tayo ulit ng relationship kasi na-break nga yung relationship natin eh. During the time of Adam, mayroon siyang relationship ng God at Adam. But during the sin na yung sinasabi natin the human fall, na-break yung relationship na yan. At kailangan maibalik yung relationship na yan through the Jesus Christ. Kaya nga sabi nito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
kailangan si Jesus Christ ay ma-fulfill niya yung mission, at kailangan isa sa mga evidence na na-fulfill niya ay na ma-resurrect siya at i-resurrect siya ni God the Father. It is an important doctrine, ang resurrection, bodily resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. This is one of the verses na pinapakita dito na this is assurance of our salvation. Mapapansin nyo, mga kapatid, na ang ating salvation from the eternity past to the eternity future. Pero what happened to us during the present time? Ang marami pong nasabi, mawawala ang salvation. Hindi po mawawala ang salvation. Kasi hindi tayo ang gumawa ng ating salvation. Kung ikaw ang gumawa ng salvation mo, siyempre mawawala yan. Kasi hindi mo nga makukuha yung salvation in the first place. Kasi we are all sinners and fall short of the glory of God. At one sin lang, hindi na tayo makakapasa. So impossible na maligtas natin ang ating sarili sa pamagitan ng ating mga sakramento, sa ating paggawa na mabuti, morally correct. Although better yan, good yan, but to the level of God, hindi mo maabot ang requirement ng God na perfect ka. So you are hopeless without Jesus Christ. Kaya nga, kailangan natin na malaman na ang ating salvation ay ginawa ni Jesus Christ yan. Plan ng God the Father, ginawa ni Jesus Christ at in-apply sa ating mga buhay. Ngayon, kung ganito ang pag-iisip natin ng ating salvation, hindi mawawala yan. Kasi sabi niya, to an inheritance, ano yung inheritance? Yung ating mamamana doon sa langit talaga. Kasi sabi nga doon sa Ephesians 1:13 na in him also after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, he has given us the promise, the spirit of promise being an inheritance, yung parang ano natin yan, parang ating sabi nito, para hindi tayo magkamali, basahin natin sa Ephesians 1:13. Ano yan, parang in him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of the glory. So si Holy Spirit, binigay sa atin yan bilang guarantee of our inheritance until ma-redeem natin yan of the purchased possession or to the praise of His glory. Kaya nga sabi ni Paul dito, yung mga inheritance nyo, incorruptible yan. Undefined, hindi yan mawawala and does not fade away. Nireserve na yan in heaven for you. So yung inheritance mo talaga, kasi ang ating salvation ay tatlong components yan eh. Saved from the penalty of sin, when we are justified, declared righteous, all our records are changed, no, from our bad righteousness to the good righteousness of Jesus Christ, we are now declared righteous. We are now away from the penalty of sin. Hindi na tayo mapapunta sa hell. Ngayon, during the sanctification, tayo po ay inalis sa pagkapagapo sa atin ng kasalanan. Pero wala pa tayo doon kasi ang ating body ay corrupted pa ito eh. Hindi pa tayo nakaalis sa presence of sin. So yung ating talaga, yung soul talaga natin, mabibigyan niya ng ng glorified body talaga sa huli yan. At ang ating mga inheritance doon, yung ating room, sabi ni Jesus Christ, I go to prepare a place for you at babalik ako at bibigay ko sa inyo. Yung crown natin nandun, secure yan. Bakit secure yan? Kasi it was kept by the power of God. Ang God ang nagtatago nito eh. Kaya nga sabi ni Paul, for I am persuaded, or that I have believed and I am persuaded that He is able to keep which I have committed until the last days. So si Paul nang sabi na kung ano yung binigay ng God sa akin at binalik ko na sa kanya ng aking salvation, hindi na mawawala yan kasi guard ngayon, kept by the power of God. If you believe on the sovereignty of God, ang God ay sovereign siya, walang makakatalo sa kanya, hindi na mawawala yan. So this is one of the verses na mayroon tayong assurance ng ating inheritance ay hindi mawawala. Who are
kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. So, sabi dito, i-reveal sa atin yan kasi minsan wala pa tayong knowledge of revelation eh. Akala natin na ano ba talaga itong kaligtasan to? Ngayon ipapakilala ko sa, according to Peter, pinapakilala ni Peter yan, no? Sabi ni Peter, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Kung tayo po ay nakasabi nga, if need be, you have been grieved by various trials. Kasi ang ating pananampalatay ay pinapalis yan, pinapakintab yan through trials. No? Kung kailangan, if need be, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold, that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Kung talagang si Jesus Christ ay na-reveal sa iyo, maintindihan mo itong faith na to at hindi ito mawawalang faith na to. Ito ay binigay din sa atin ng God. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, so that nobody could boast. Salvation, including your faith, is a gift of God to us. And it is precious than gold. Ang mga gold na namamana ng mga tao sa mundo, magbabago yan. Although it is tested by fire, ang ating faith is tested by fire, may be found to the praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, to whom having not seen you love. Sabi nga, blessed are you who have not seen Jesus Christ yet believe, no? Kasi hindi natin nakikita si Jesus Christ, but tayo po ay mahal natin siya. Bakit natin siya mahal? Kasi He loved us, that's why we love Him. The first love us, no? Kasi nga, sabi nga ni Jesus Christ, but God demonstrated His love in us while we were yet sinners. Christ died for us. That is Romans 5:8, no? Ngayon, sabi dito, now you do not see Him, you do not see Jesus Christ. You only hear about Jesus Christ in the revelation in the Bible, no? Now you do not see Him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith. Ano ba yung end of our faith? The salvation of your souls. Bakit salvation of your souls? Ang ating kaluluwa ay nandito ba po? Although hindi na ito kinokontrol ng flesh na nandun sa body, it is controlled by the Holy Spirit kasi tayo nga, ang ating spirit ay na-born again yan. At ang ating flesh ay yung body na nandun sa, yung flesh na nandun sa body, napako na yan doon sa Romans 6. Ngayon, ang ating soul ay hindi na kontrolado ng lust yan. Kontrolado na yan ng spirit. Pero it is still in the presence of our corrupted body. Wala pa yung salvation of the soul talaga. Doon talaga yung soul natin bibigyan yan ng glorified body, ready for the heavenly places na yan. So yun po ang ibig sabihin nito na elect according to the foreknowledge of God, we are saved before the foundation of the world, and we will be saved at the end because of our faith at kinepya ng ating salvation, the salvation of our soul. Ngayon, ang maganda dito, bibigyan natin ng pagkakataon si Peter na ma-explain ito kasi bihira lang ito lumabas sa ibang mga verses na ito palang mga prophets sa Old Testament ay ginamit ng Panginoon upang ma-reveal sa atin itong salvation natin. Bakit po ma-reveal? Kasi alam po natin, ma-reveal ang mga salvation sa pamamagitan ng mga scriptures. Sino sumulat ng mga scriptures? Siyempre, yung mga prophets at saka yung mga Old Testament prophets at saka yung New Testament prophets. So, ito yung paliwanag ni Peter. Of this salvation, ito yung kaligtasan natin na nire-reveal sa atin ngayon, the prophets have inquired and searched carefully who prophesied of the grace that would come to you. So, itong mga prophets na to, magpasalamat tayo sa mga prophets at sa mga ginamit ng Panginoon doon sa Old Testament. Sina Daniel, sina Jeremiah, sinulat nila ito. Although hindi nila masyadong naintindihan ito. Kasi nandun yung Spirit of God sa kanila, searching what or what manner of time the Spirit of Christ was in them, was indicating when He testified beforehand the suffering of Jesus Christ
and the glories that would do follow. So the basic component itong ating salvation talaga is Jesus Christ, na si Jesus Christ mamatay, mag-suffer. Kaya nga na nasabi nga ni Jesus Christ sa road sa Emmaus, nasabi niya ang hirap niyong ang hirap niyong intindihin, kasi sabi ng mga disciples doon sa nung nabuhay na si Jesus Christ, naglakad sila from Jerusalem to Emmaus, sabi na ito nga si Jesus Christ, namatay, akala namin ito yung magliligtas sa amin, akala nila katulad ni David na ililigtas sila sa oppression from Roman. Sabi ni Jesus Christ sa Luke 24, bakit kayo hindi na ko yung mahirapan, parang foolish pa nga yung pagkaano ni Jesus Christ. Di nyo ba alam na si Jesus Christ ay mag-suffer muna bago siya babalik ulit? At Bible study ni Jesus Christ, yung dalawang disciples from Jerusalem to Emmaus, at naintindihan ng mga tao na kailangan pa lang mag-suffer muna si Jesus Christ. The Messiah should suffer first before yung triumph niya. Yun ang design ng ating salvation. Kaya nga sabi, searching, hinahanap ng mga prophets, what or what manner of time the Spirit of Christ was in them, was indicating ano yung sinasabi ng Spirit of Christ na nasa kanila when he testified before the suffering of Christ and the glories that would follow. So, after the suffering of Jesus Christ, the glories would follow. Yun yung benefit sa atin. Ngayon, sabi dito, to them, to the prophets, it was revealed that not to themselves. No, parang nandito yung aking karakter eh, na parang minsan nagsasalita ako sa inyo na parang ito yung nire-rebel, pero hindi naman nire-rebel, parang ganun. Pero ano yung nire-rebel na hindi naman nire-rebel? Sabi, to them it was revealed that not to themselves. Yung palang mga sinulat ng mga prophets, nire-rebel niyan sa kanila, pero hindi para sa kanila. O yan ang parang ni-reveal sa kanila, pero hindi sa kanila. Bakit po? Saan po ni-reveal? But to us now. Now, but to us, no? To them, it was revealed that, to the prophets na sumusulat itong mga scriptures, to them, it was revealed that, not to themselves. No? Ni-reveal sa kanila, pero hindi para sa kanila. Kasi si Daniel nga, sabi ni Jay, ano to, hindi ko maintindihan. Sabi ng God, basta isulat mo lang yan. Ha? Yung si John, doon sa Revelation, sabi ni, basta isulat mo lang dyan, saka na lang natin, yan o yan. Ngayon, ang purpose pala, kaya pinasulat sa atin yung even the Old Testament, at saka doon nyo ito. But to us, they were ministering the things which now have been reported to you, through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. So ngayon pala, meron pa nga oras pala nga, nire-reveal sa iyo ang gospel. May mga ginagamit ng mga tao na ipapakilala ito. At ngayon, ako yon. Ministering, they were ministering the things which now have been reported to you, yung mga prophets, through those who have preached the gospel to you. Mayroong magpipreach ng gospel sa iyo. By the Holy Spirit, sent from heaven. Hindi ako ito, but by the Holy Spirit, sent from heaven. Na tinatry ko by the prayers na ma-explain ko sa ito na ang ating salvation ay from eternity past to eternity future, and yun po ay to the suffering of Jesus Christ, at meron pong mga glories yan, inheritance natin yan, things which angels desire to look into, even the angels namamangha sila na ano ba tong kaligtasan to by grace, kasi ang mga angels po ang difference sa mga angels sa atin. Nung nagkasala ang mga angels, hindi na sila mapapatawad. Yung mga devils, sina Satan, hindi na yan sila mapapatawad. Namamangha sila nung na-rebuild din sa kanila. Kaya nga sabi nila, pag may naligtas na isang tao, nagre-rejoice sila. Kasi hindi na makuha na yung grace ng Panginoon sa atin na tayo'y makasalanan. Binayulate natin ang commandments ng God at hindi tayo nakakasunod. But by the grace of God, binigyan pa rin tayo ng pagkakataon if we believe on the Lord Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, magtataka tayo, bakit may mga imperative, bakit may mga utos? Kasi habang nagpipilgrims tayo, habang naglalakbay tayo dito, kailangan natin mapapakita ang holiness ng God sa ating mga puso upang makikita din ang mga tao na totoo yung ating salvation.
one of the benefits, makikita din natin na, ito pala ating salvation at makapagsabi tayo, Abba the Father. Kasi the Holy Spirit will speak to our spirit and we can say, Abba Father. Pangalawa, makikita sa ating mga buhay na totoo pala yung mga sinasabi nito kasi nababago ito. Kaya tayo naniniwala na ang tao po na born again o naligtas, hindi lamang sa pag-iisip lamang, nawa ko ay naligtas, o continue ako sa kasalanan. No! Kaya ito nga, tabi dito sa 13, therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Mapapakita ang grace na ipapahayag sa iyo at revelation. And I hope the revelation of Jesus Christ ng gospel ay nasa iyo ng iyon. As obedient children, katulad ni Jesus Christ, not conforming yourselves to the former lust, yung luma mong pagkatao, kasi sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Yung old things na lust, former lust yan. As in your ignorance, ignorante pa tayo dito. Ulitin ko. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope. Maganda ito. Rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. As a Christian, we are commanded, imperative, commanded to be holy because our God is holy. Pero hindi natin iisipin yan na yung holiness natin o yung paggawa natin mabuti, pagsunod natin, ay yung makakaligtas yan. Because we are already saved before we obey. Nasave na tayo ng Panginoon. So I hope mga kapatid na naintindihan natin ano ba talaga itong salvation. Ang salvation po ay binigay ng God sa atin yan. But mayroon dalawang component talaga na importante na gusto ipakita sa inyo. Justification and regeneration. Lahat ng mga penalty sa iyo ay nawala na yan. You are not under the law. Ibig sabihin yan, you are not under the law. The law, the punishment of the law, cannot reach you. Hindi ka naaabutan, magkakasala ka. Kasi sagot na lahat ni Jesus Christ. Yun ang pinaka-importante na maintindihan natin na sagot na ni Jesus Christ lahat ng mga kasalanan mo. Pero mayroong isang portion na regeneration. We should believe na we are regenerated and inutusan tayo na mapakita yung holiness natin. Kailangan natin maging holy. Hindi tayo abot. Hindi tayo dapat, hindi kailangan na matakot tayo doon sa ating mga gawain. Pero hindi na tayo abot kasi binantayan na yan ng Jesus Christ. Secure na secure yan. But we have the obligation to be holy because God is holy. I hope mga kapatid na ang salita ng Diyos ay makapag-enlighten talaga sa inyong mga isip. Hindi tayo maging dogmatic, kung ano mga religion tayo, magiging biblical tayo. At pinapakita po dito, sinabi ni Peter, sinabi ni Paul, mayroon pong assurance ang ating salvation and we are saved by the grace of God. Sabi nga sa ulitin ko, nandun yung dalawang components, for by the grace of God you are saved through faith and that not of yourself. It is the gift of God, not by works, so that nobody could boast. The generation side, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Mga kapatid, I hope na tayo po ay talagang makita natin na hindi natin kayang iligtas, kailangan nating lumapit sa Panginoon, at we are to repent from our sins because we are holy. Hindi tayo compatible doon sa former lust, kaya dapat natin i-abandon yun. You have to repent from your sins and then go to Jesus Christ and believe. And you will have eternal life, mga kapatid, if you believe on the Lord Jesus Christ. Sabi nga sa Acts 16, verse 31, believe on the Lord and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, alam po namin na hindi ito sa sariling kakayahan namin na magpapaliwanag,
ngunit sa Espiritu po, Lord, na nagpapaliwanag sa mga taong nakakarinig na iyong masalita. At alam po namin, Lord, na masalita ay makapangyarihan ito, hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa mga buhay na makikinig, lalo na, Lord, sa sumampalataya sa iyo, Lord. We are not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God to salvation for those who believe, to the Jew first and then to the Gentiles. Salamat muli, Lord, na may gospel na amin nababasa at kami, Lord, ay bigyan mo ng pagkakataon na maintindihan ito, magsisi sa kasalanan at tanggapin ka. At kung kami ay na-born again at naging Christian na, may pakita namin ang aming holiness kasi you told us that be holy for you are holy. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, amen. God bless po mga kapatid at mga kaibigan.